dahil sa mga nabulok at atrasadong pagdating ng relief goods noong Super Typhoon Yolanda. Nag-donate ang World Food Program, UK Aid at United Kingdom ng tinatawag na Mechanized Production System para mapabilis ang pagkakamada ng relief goods para sa disaster victims gaya ng sa Bagyong Lando. Ang kaibahan nitong Mechanized Relief System na ginagamit ngayon ng DSWD sa pag-impake ng mga relief goods, dito, makina yung ginagamit ng mga volunteer na kagaya ng mga nakikita nyo ngayon, na ngayon ay umaabot lamang sa 100 katao. Kung ikukumpara mo kasi yan, doon sa mano-mano na paghahanda ng mga relief goods noon, ang bilang ng volunteer kapag mano-mano ang pagbabalot, umaabot dapat ng 4,500 katao. Katumbas naman, yung 15,000 lamang na relief bags. Pero dito, dahil makina na, ang produksyon ng kanila mga volunteer umaabot sa 50,000 relief boxes sa loob lamang ng isang araw. Sa halip na mano-mano, dalawang rice bagging machines na ang otomatikong nagkikilo sa bigas, diretso sa rice conveyor papunta sa packing area. Pagkatapos nito, diretso na sa kahon kasama ang bigas, 4 na sardinas, 4 na corned beef at 6 na sachet ng kape. Inaayos ng case erectors at isinasara pagdating sa packaging conveyor. Kada paleta rin daw na relief goods, nilalagyan na notice kung kailan ang expiry date. Mas streamline yung process, mas bumilis, at saka imagine na kung dati 4,500 volunteers. Right now, kung full operation, ibig sabihin tatlong conveyor ang gumagana, kailangan lang natin ng over 100 volunteers para mapagana itong mechanized production system. Ang Pilipinas daw ang kauna-unahan at tanging bansang binigyan ng WFP na Mechanized Production System. At dahil Setyembre lang dumating ang makina, half speed o alalay lang muna ang ginagawang paggamit dito. Kaya may ibang volunteer na mano-mano pa rin nagbabalot. Para makatulong po sa mga katulad din namin na mahirap na nasalansa ng bagyo. Ang mga volunteer sa Mechanized Production System sumasalang muna sa kalahating oras ng briefing at practice. Bawal daw dito ang may mahahabang alahas o kaya'y nakalaylay na buhok o damit na pwedeng sumabit sa makina. We are still in the process of training our people and Lando eventually happened. So talagang right now natetest yung capacity ng ating machines. Si Seaman First Paulo Camagay ng Philippine Coast Guard, veterano na sa mano-manong pagbabalot ng relief goods sa DSWD tuwing may kalamidad. Ngayon daw, pinili naman niyang gumamit na ng makina. Sa manual kasi ma'am, kailangan talaga dyan ma'am ng tiyaga ma'am eh. Saka ma'am ng, yun nga ma'am, dedication ma'am sa duty ma'am. Dito sa mechanized ma'am, bali ma'am, dito naman ma'am, usually yung pag-flow ng goods saka ng paglalagay ng mga pagkain ma'am sa boxes parcel ma'am, mas madali ma'am. Maliban sa nasa Pasay City, maglalagay din daw ng kaparehong pasilidad sa isa pang lalawigan ang World Food Program. Sherian Torres, GMA News.